Ibaklas na natin, hindi na natin pinakita. Andito lang yung kanya alin na lulukan nyo. At ganito lang yung gawin nyo pag tanggalin nyo siya. Alam ko na marami pang hindi nakakalam dito. Mag-repair ng caliper na stuck up. Welcome to my channel. Sa mga naka-disbreak dyan, ito, panuorin nyo to kung paano natin ito i-re-repair. Makikita nyo, umiipit tong preno. Panuorin nyo hanggang dulo tong video na to para makita nyo yung mga malulupit na gawin natin. Alam ko na marami pang hindi nakakalam kung paano ayusin ang caliper na umiipit kahit di ka naman nagpipreno. Umiipit siya. Seriously, what the fuck are you doing? Kaya yan, nabaklas na natin, hindi na natin pinakita kung paano baklasin yung gulong kasi hindi naman yun ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay kung paano ayusin tong caliper na umiipit. Andito lang yung kanyang alin na lulukan nyo, itong may takip na ito. Tanggalin nyo lang yung kanyang takip, yan. At gagamit kayo ng alin rinse. Hindi ko lang alam kung anong size ito. Luluwagan nyo lang siya hanggang matanggal yung kanyang brake pad. Ito po yung naglalak ng brake pad natin. Kaya luwagan nyo lang siya hanggang matanggal. Yan. Ganyan lang yung gagawin nyo. Yan. Natanggal na natin. At tanggal na din yung kanyang brake pad. Yan. Ito yung kanyang brake pad na para sa kanan. Napaka simple lang na magtanggal ng mga ganito mga mix. At ganito rin yung gagawin nyo pag magpalit kayo ng brake pad. Ito lang yung tatanggalin nyo, tong isang slider nya na kumukinikta sa brake pad mga mix. At sunod natin na tanggalin itong tornilyo dito sa isang slider natin. At ganito lang yung gawin nyo pag tanggalin nyo siya mga mix. Yan, pero mahirapan kayo pag ganito lang. Kaya kailangan ilagay nyo tong kanyang axle para ito yung magsisilbi na hahawak tong caliper natin para mapadali yung pagbaklas natin mga mix tong kanyang tornilyo. Kaya yan, lagay lang natin tong kanyang axle. At sundan nyo lang itong video na to mga mix para kaya nyo mag-repair sa mga disc brake na preno nyo. Alam ko na marami pang hindi nakakalam dito kung paano mag-repair ng caliper na stuck up. Kaya ito, panuorin nyo to mga mix para ipapakita ko sa iyo yung kakaibang technique. What? Na gagawin natin dito. At sip naman 'yon na gawin niyo mga mix. At alam ko na wala pang nakakaalam dito siguro kasi pag nanonood ako sa YouTube, kinakat nila yung mga video nila kaya hindi mo makita kung paano nila linululwagan ito ng kanyang stuck up na slider mga mix. Ganito yung gagawin nyo, mahirapan kayo mga mix pag ganito, baka masira pa yung tornilyo nya pag pinersa nyo kasi pag stuck up ito napakatigas sya mga mix, hindi basta basta na luluwagan. Kaya panuorin nyo ang gagawin natin kung paano natin matanggal tong kanyang slider na stuck up. Yan mga kamix.
At lahat ng mga stock up na caliper, ito lang yung laging nag-i-stock na slider mechanics dito banda. Kaya ito yung aayusin natin ngayon. At mas maganda makamix, huwag nyo na lang tanggalin dito sa kanyang bracket itong caliper para mas madali siyang maluwagan. Pero bago nyo ilagay dito, lagyan nyo muna ng coconut oil. Yun ang mabisa na paglubrigate ng isang kalawang. Yan. At nakikita nyo ang ginagawa ko. Ganito lang yung gagawin nyo para matanggal nyo ito ng mas madali. At safe naman itong ganito na process mga hamix. Hindi naman ito delikado. Yan, maglalagay na naman tayo ulit ng coconut oil dito sa kanyang slider para malubrigate yung kalawang sa loob. Tapos natin malagyan ng coconut oil. Ibalik natin dito sa kanyang bracket. Huwag kayong matakot makamix na masira. Kasi itong bracket niya, hindi naman to totally nabilog. May parang half moon siya dito sa kanyang bracket. Kaya safe ito na gawin nyo makamix. Talagang malupit na technique ito mga kamix, kasi wala pa ako nakita na ganito na gumagawa sa YouTube. Ako lang siguro na gumawa pa ng ganito, kaya nairo-recommend ko ito sa mga nanonood dito sa video na to. At yan, kung kita nyo, natanggal na. Yan, napakadali lang na gawin ito mga kamix. Tanggal na yung stock up na slider. At mabisa na pang lubricate nyo talaga mga kamix yung coconut oil. Baka hindi pa nyo nasubukan ito mga kamix. Kaya subukan nyo ito. Napakabisa po ito. Kung wala kayong coconut oil, yung singer oil, maganda yon. Yan, kung makikita nyo, talagang lusaw na yung kalawang. At pagkatapos nyong matanggal, gamitan nyo siya ng liha. Yung pino na liha, yung hindi magaspang. Para matanggal lahat ng mga kalawang na dumikit, makamix. Yan, ganito lang yung gagawin nyo. Hanggang siya ay kuminis. Pagkatapos naman na gamitan nyo siya ng liha, punasan nyo ng basahan. At yan, kung makikita nyo, malinis na. Wala na yung kalawang. Tapos, lagyan ko ulit ng coconut oil. Hindi yung grasa ang ilalagay ko. Pero nasa inyo na kung ano yung gusto nyong ilagay. Pero sa akin, mas ligtas pag coconut oil. Hindi basta-basta kinakalawang. Yan, lagyan ko pa dito sa loob niya ng coconut oil. Yan. Yan, naglalaro na siya. Hindi kaya kanina na matigas. At ito naman pinaka-piston niya. Hindi po basta-basta ito nag-i-stack up. Di bali na lang kung hindi mo ginagamit tong caliper at madumi yung brake fluid na linalagay nyo kung hindi kayo nagpapalit ng brake fluid. At ilagay na natin tong isang slider. Itong slider na ito, hindi po ito nag-i-stack up. Yun po isa na inayos natin. Yun po ang talagang nag-i-stack up na slider mga kamix. At hindi natin kalimutan na ilagay ito. Yan, dito natin pinapatong yung isang brake pad para sa kanan. Yan.
At ibalik na natin itong tornilyo dito sa slider. Yan, ganyan lang yung gawin nyo mga mix. At higpitan na natin siya para ilagay na natin yung kanyang brake pad. Yan, higpitan nyo lang ganyan hanggang sa kaya nyo. Hindi yung higpit din masyado ah, baka malo straight pa yung tornilyo nya. At higpitan natin din dito sa baba, slider dito sa baba. Yan, ganyan lang yung gagawin natin mga mix. Yan. Huwag natin kalimutan na ibalik ito. Mahalaga po ito na ilagay natin mga mix, kasi pag wala ito, maluwag po yung brake pad natin. Kaya at huwag kayong magkamali na baka baliktad yung paglagay nyo dito. Kaya kailangan itong sign na ito ay para dito sa labas. Pagbaliktad yung paglagay nyo mga kamex, tabingin naman yung pagkapudpud ng mga brake pad nyo mga kamex. Kaya kailangan tama yung paglagay nyo nito. Sundan nyo lang yung pinakita ko na sign, at ganyan yung dapat na pagbalik nyo para pantay lang pag napudpud ang brake pad nyo mga kamex. At ito na, ilagay na natin itong kanyang brake pad at itong kanyang pin, para ito yung naglalak ng mga brake pad natin mga kamex, itong pin na ito. At ilagay din natin itong kanyang brake pad na isa para dito sa kaliwa. Yan, ganyan lang yung paglagay nyo mga kamex. Tignan nyo lang mabuti sa mga hindi nakakalam na maglagay ng brake pad. Ganito lang ang gagawin nyo. Madali lang na maglagay at magtanggal ng brake pad mga mix. Seriously, gusto nyong magpalit. Ito lang yung tatanggalin nyo. Itong isang pin na ito. Hinihigpitan natin. Pag natanggal nyo na ito, tanggal na din yung dalawang brake pad. Ito lang, isa lang yung kanyang lock mga mix. Kaya napakadali lang pag masundan nyo. At yan, nilagay na natin siya. At masusubukan na natin kung hindi na umiipit itong brake pad natin dito sa kanyang disc. Yan, kung maririnig nyo, wala nang umiingay. Hindi kanina na pag iniikot ko, ramdam na ramdam talaga na umiipit siya at may sounds pa siya. Pero ngayon kung makikita nyo, talagang naka-pre-wheeling na siya. Yan, wala na siyang sabit kahit konti. Yan, freewheeling na talaga mga kamex. At ganun lang yung gagawin nyo pag umiipit yung caliper nyo. Yung isang slider lang na nandito sa taas, yun lang ang nag-i-stack up. Yun lagi lahat yung nag-i-stack up mga mix, wala nang iba. Bihira lang yung kanyang piston na mag-i-stack up. Ito lang talaga ang nag-i-stack up dito sa slider na ito. Itong tinuturo ko na to mga mix. Itong isa na slider dito sa baba, hindi po to nag-i-stack up. Wala pa akong na-encounter na ganito. Ito lang talaga yung stack up mga mix. Kaya salamat.